Sa at Daisy, baby. Yan, tante, may narapat po natin makapanayam, tante, man legal counsel po ng kapisanan ng social media broadcaster sa Pilipinas, Incorporated, si Attorney Mark Tolentino. Attorney Mark, magandang gabi, live ka sa Riding in Tandem sa DZ Double B, si Glenn at Henry. Eh, magandang gabi po, Henry at saka si Glenn. Yan. Sir, ako yung ako nag-cover sa inyo one time sa NBI. Ano ho, wag na lang ho natin pangalanan yung ating pong mga inireklamo dahil nakailangan din natin kunin pa yung kanilang panig po rito, no, sir. Pero ano ba yung advocacy ngayon, sir, ng grupo po ninyo, sir? Ang advocacy ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas is we will act as a watchdog sa social media and cyberspace ng Pilipinas. Kasi we believe na hindi enough yung batas natin, yung government natin, walang tamang agency na nagbabantay. So as private organizations, yung advocacy namin is to protect hindi lang yung mga kabataan but yung buong Pilipino, buong Pilipina, yung mga kababayan po natin with respect sa social media. Kasi if you check, dami na nag-abuso sa social media. So we review the law. May batas pala noong 1930 o 1935 na pwede magamit with respect sa mga obscene publication, illegal, may hindi lang illegal yan, criminal pala yan under the Revised Penal Code. And worst, may in relation sa cybercrime, mas mataas na ang penalty compared dati na up to 12 years lang, but ngayon pwedeng umabot ng 20 years and up to 200,000 fine. So i-review namin lahat yan, lahat ng mga batas na pwedeng magamit just to protect yung taong bayan natin, na yung lalo na yung mga umaabuso sa social media. Opo. Attorney, bago lang sa akin pandinig itong ating samahan, kailan ho ba nabuo to? Actually, nabuo yan in 2017. Yung chairman natin is a doctor by profession, medical doctor. Then, may nag-start kasi yan sa isang may isang program ng TESDA to parang mag-train yung mga kababayan po natin paano mag mag-operate o mag-manage ng isang social media. And in fact, may isang course yan sa in partnership with TESDA. So umabot na more or less mga 1,000 graduates na tayo diyan. So yun ang first step na ginagawa ng kapisanan. Actually, then pagkatapos niyan, ngayon nung pumasok tayo bilang isang abogado nila, so sabi ko na I think may batas tayo to protect sa ating mga kababayan with respect to social media. So ito yung Revised Penal Code Article 201 in relation to cybercrime. Kasi sabi natin yung freedom of press, yung sa freedom of expression, hindi naman absolute yan. May mga limitation. Ano ba na limitation? Of course, yung tinatawag natin ng law and libel. Law and libel, may tinatawag tayong cybercrime, cyber libel. Then may pangalawa pa lang limitation. Ito yon, yung Article 201 of the Revised Penal Code in relation to cybercrime. Sir, okay, specifically sir, ang nakikita po nating nagiging problema at lantaran at laganap na talaga sir, yung ano to, sobrang pagpapaseksi ba, pornografiya, paano po ba sir? Iba kasi yung art, iba yung pornography, iba yung art. So yung art, kung pakita, may mga painting na nude, we considered as an art. But may pag ginagamit na for commercial purposes, hindi na art yan. Ginagamit na to influence yung taong bayan, to corrupt the minds ng taong bayan, hindi na matatawag na art yan. Doon na pumasok ang Article 201, yung tinatawag na obscene publication, yung mga bastos na mga publication, or it affects public morals, doon na pumasok yung Article 201. Okay. Alam mo sir, ito pa yung malungkot dito, no? The more na ikaw yung nagpapa-sexy tandem, aminin mo sa hindi sir, di ba? Ito yung mga nakakakuha pa ng maraming advertisement. Tama ho ba, attorney? Yes, tama. Sila pa yung kumikita. Iba yung sexy, iba naman yung pornography. Oo. So kailangan natin ihiwalay yung concept being a sexy. It's an art to pakita mo yung beauty mo, pakita mo yung kagandahan true, mo. Art yan. Karapatan mo yan na to pakita mo yung legs mo na makinis. Right mo yan. Karapatan mo yan, but not to the extent na to corrupt the minds of the public. Iba na yun. Hindi na art yun.
Yun ang tinatawag na obscene publication. Okay. Gusto ko yun, sir. Gusto ko yun. Maganda yun. Kasi, depende kasi, attorney, sa interpretasyon no, ng mga isa tao. Kasi merong ang kanilang pag-iisip, sexy. Mm-hmm. Pero sa kanila na yun, ay kalaswaan na kagad. Oo. Ibig bang actually, it's not, walang interpretation yan. Of course, iba yung interpretation mo. Iba yung Yun nga po, ibig sabihin ko. But hindi yan ang pinag-usapan natin. Kasi may batas. Okay. Ang batas, nagbibigay ng test about this. May test na ano yung bastos, ano yung art. May test. And we follow the jurisprudence ng Estados Unidos. May test na, for example, it already corrupts the minds of the people. Mm-hmm. It already corrupts the mindsetting with respect sa pag nag-encourage ka na to have sexual activity. Ganon. So, hindi na art yan. Hindi na art yan. Kung hindi, it really... Hindi naman, ang tawag doon, obscene publication, immoral publication, okay, that corrupts the public. Iba kasi dati, kasi TV lang, may R18 na bawal manood ng sine kung hindi ka 18 years old. Mm-hmm. Pag hindi 18, hindi pwede ipanood sa general patronage ng mga TV. Dati yun, but ngayon, kahit sino, i-click mo lang sa Facebook, sa social media, nandiyan na yan. Ang worst, itong mga dinemanda ng kapisanan, nag-post sa Facebook nila, hindi lang ito isang application. Okay. Nag-post mismo sa personal Facebook verified na page. Verified page, ha? Hindi nila pwedeng ma-deny kasi it's a verified. We say verified, if you check the Facebook, pag may check na blue, ibig sabihin verified. Verified yan. Like this is the Wolby. Tingnan niyo yung Facebook page niyo, may naka-check the blue. Ibig sabihin verified. Okay. Verified yan. Nag-submit kayo ng mga proper identification. Tama. Para ma-verified yung account niyo. Okay. Yan din yung ginagawa ng mga celebrity na dinimanda natin. Pinost nila yung mga sexual acts nila. Activities. Mm-mm. May mga sexual statements pa na papabastos. Hindi na art yan. Tapos, pinost nila sa Facebook page nila, sa mga YouTube pages nila, na anybody has an accent. Yun nga. Yun ang mabigat. Sir, paano pa ganito? May nagtatanong tayong mga texter ho natin dito. Sir, paano po yung may subscription naman? Papasukin din daw ho ba ng inyong grupo yon? Yung mga subscription, we will study it. But una naman yung ginagawa, yung madaling ma-access sa mga kabataan, madaling ma-access ng Ketchino. Which is Facebook, yung munang inuna natin. But with respect sa mga may subscription, give us time to study about the legal aspect of that. Ito may nagtatanong attorney, papaano naman po daw yung fake news at iba pang usapin po na immoralidad po. Saklaw din po ba ng ating grupo yun, sir? Yes, saklaw. Okay. Basta anything about social media, yun ang focus natin. Mm-hmm. So, nag-focus muna tayo sa mga influencer. Bakit influencer? Because they are influential. Okay. Mm-hmm. So, kung idemanda natin yung isang ordinaryong nagpapasexy, naguhubad sa Facebook, walang impact yan sa tao. Mm-hmm. So, pinocus, yes, we will fight against them, but nag-focus kami sa mga influencer. Dito muna, okay. To give message to sa public na hindi absolute ang freedom of express, freedom of expression, freedom of art, express your art, express your feelings, hindi absolute yan. Okay. So, dapat sampulan natin yung mga influential. So, unfortunately, sila mga sikat. So, sila mo na inuna natin. Kaya nga, attorney, ganito, hindi, ano ba to? Anong basa ninyo? Hindi naman na ba kinakaya ng Facebook at TikTok ito sa sobrang dami na po ng may content? Ang hirap, i-screen eh. Iba kasi yung Facebook kasi may tinatawag na community rules and regulation. Okay. Ang authority, ang power ng Facebook, ang power ng YouTube is to delete the page. Oh. Yun lang. Mm-hmm. Or to unsubscribe the page. Yun lang ang power nila. Mm-hmm. Hindi yun ang trabaho ng kapisanan or yung batas ng Pilipinas. Mm-hmm. Ang batas ng Pilipinas will focus hindi sa pagtanggal sa Facebook page ng isang tao, isang sexy person. Hindi ganun ang objective natin. Mm-hmm. But to implement the existing law of the Philippines. Bibigyan ng ngipin ang batas ng Pilipinas na existing muna ngayon. So, ang existing na batas natin ngayon, yung Article 201 of the Revised Penal Code in relation to cybercrime. Yun muna kami nag-focus. Okay. No, obscene. Tandem. Mm-hmm. Sige, attorney. Ang purpose natin, kasi criminal case to, at least may makulong na mga celebrity na nagpapasexy dyan na bastos sa Facebook at saka sa YouTube, yun muna ang unahin natin. So, iba yung objective ng Facebook
at saka YouTube kasi tanggalin lang nila ang page. At ganun lang. Ang objective ng kapitanan is criminally para makulong sila and to give justice yung mga nabiktima nila. Nabiktima nila kasi habang nanonood tayo, yung mga ginagawa nilang mga sexy, of course, may mga lalaki dyan, art daw or ano, sexy daw, ano. Mm-hmm. But to the extent, it will really affect the mindset or the it will corrupt the mind of the people. Hindi mo na alam yung nangyari doon sa nakanood. Ano? Anyway, sige. Attorney, salamat ha sa pagbabahagi ng impormasyon ng inyo pong krusada no, dyan po sa inyong grupo. Sir, salamat sa inyo. Happy weekend po, Attorney Mark. Okay, happy weekend. Yan, tanda mga kapuso, si Attorney Mark Tolentino, siya po ang legal counsel ng kapisanan ng social media broadcasters sa Pilipinas Incorporated Tandem. May umiiral palang batas patungkol sa kalaswaan, Tandem. Oo nga. O at ito'y panahon pa ng Amerikano. Oo nga. Oo. Masakit sa mata ho ito, Tandem. Ayun nga, ang...